I have here warm water. Lalagyan ko ng konting salt and baking soda. So pareho yung dami ni salt and baking soda, and make sure lang na ma-dissolve mo nang maigi doon sa iyong warm water. Yung baking soda natin tsaka yung salt would give yung masarap na kagat or bite doon sa noodles na hinahanap natin. So, set aside natin yan habang pinalalamig natin ng konti. Kung meron kayong bread flour, mas maganda. The reason you'd wanna use bread flour is because mas mataas yung protein content nito. So, bibigyan ka nito ng mas magandang body, mas magandang bite yung noodles mo. Ayan na yung ating harina. Mix lang natin yung ating. Of course, with clean hands. Tayo-tayo natin i-mix yung ating warm water na may asin and baking soda. Ito lang siya. Minix lang natin yung ating mga ingredients. Imamasa lang natin siya hanggang yung ating harina ay ma-absorb yung liquid na nilagay natin. Hahayaan lang natin siyang mag-rest. Babalikan natin siya siguro mga after an hour. And then, imamasa natin siya ulit. Gusto mo siyang mag-rest bago mo siya i-work ulit or imasa ulit kasi gusto mong ma-relax yung gluten na nabuo. Kasi di ba nabubuo yan when the flour or the protein from the flour mixes with water. So pag hindi mo siya pinag-rest, tapos ni-roll mo lang siya agad, ginawa mo siyang noodles, napakaganit nito. So by being patient with this process, makukuha mo yung pinakamasarap at pinakamagandang consistency ng freshly made noodles. At this point, very satisfied na ako doon sa itsura ng dough natin. Kung mapapansin ninyo, very smooth. Yan. Hindi na siya dumidikit sa kamay ko. And napaka-pliable na niya. Ibig sabihin, pwede na natin siyang ihulma. I-fold ko lang siya ulit for the last time. Rest. And then yung susunod, pwede na natin siyang gawing noodles. Whenever I do fresh pasta or fresh noodles, I prefer to use yung rolling pin natin. Kung wala naman kayong rolling pin, siguro yung mga bote ng soda, pwede nyo rin siyang gamitin. Basically, ang pinaka-konsepto lang talaga natin dito is mampanipis siya hanggang dun sa kaya mo or sa gusto mo. So kung makikita ninyo yung texture ng ating dough, napaka-smooth. Another thing that I appreciate pag nagawa ka ng noodles from scratch is yung unevenness nung mga noodles, yung parang strands niya. That shows na pinaghirapan mo siya, na napaka-special nung dish na gagawin mo out of this. Fold lang natin siya. And then kung may chopping board kayo, gamitin niyo yun. Okay lang yan. So para lang hindi rin siya magdikit-dikit, dadagdagan lang natin siya ng additional cornstarch. So yung pinakamahirap na part, which is yung paggawa ng noodles, nagawa na natin. Ito naman yung pinakamadaling part. Pakukuluan natin at ibabagsak lang natin yung ating mainit na chili garlic oil. Yung portion na gagawin natin is just for one. More than enough na yung dalawa. Dalawang garlic. Ready ko na rin yung ating spring onions. So may maganda na tayong action doon sa ating pan. Lagyan na natin yung ating noodles. Medyo i-shake-shake nyo lang ng konti para mawala yung excess na cornstarch na nilagay natin. So pagkabagsak ninyo ng inyong noodles, pag freshly made, pabubulwakin nyo lang yan ng mga 3 to 5 minutes. Pwedeng-pwede na siyang i-serve. And parang pinaka-garnish na lang din natin yung ating napitas na pecha dito sa farm. Babagsak ko yan siguro a minute bago ko hanguin yung ating noodles.
And kunin ko na siya. So kung wala man kayong chili garlic oil, pwedeng-pwede kayong mag-init ng ordinaryong cooking oil. At atin nang ipatas yung ating finely chopped na garlic and spring onions. Konting oyster sauce. Konting sesame seeds. And of course, yung ating chili flakes. Kuha natin yung bite na in-explain natin kanina nung ginagawa natin yung fresh noodles. Yung saktong heat from the chili flakes at saka yung banayad na garlic flavor from the chili garlic oil. Napakasimple yung ingredients natin. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap gawin. Panalo.